Kita na naman natin kung gaano kahalaga sa lalong-lalo na dito para sa Pilipinas, kung gaano kahalaga na lahat, pati yung mga magulang, yung mga teacher, kung sino man mga volunteer, pagdating sa ating mga anak, sa mga bata, talagang buong loob natin na tumulong para gumanda naman ang kanilang experience dito sa pag-eskwela. At ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng konti, pero ito na siguro ang pinakaunang ito na yung pinakaunang pasukan na medyo normal after the lockdown. Pero normal, pero marami tayong pinalitan, marami tayong inayos na mga naging reklamo. At yun ang pinagtsatsagaan at pinaghihirapan ng ating DepEd Secretary at saka si Vice President Sara Duterte. Yeah. Oh, sige, let's take a few questions. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. In connection po sa Brigada Eskwela, since preparation naman po ito sa darating na pasukan, Mr. President, any update po doon sa mga eskwelahan na nasira ng bagyong Egay? Based po sa report na nakakarating sa inyo, pwede na po bang magamit yung mga classrooms na sinalanta ng bagyo? Hindi pa lahat. Kasi nung tumama yung bagyo, sabi namin anong magagawa natin sa isang buwan. So far, basta po ano yung kaya natin gawin together pa with, kasama pa yung ating mga LGU, ginagawa lahat para maayos natin yung mga nasira. At patuloy naman, dapat ang school building program, pero talagang na malaking sagapan itong weather natin. Yung mga tinamaan po ng bagyong Egay, sila po yung priority natin sa budget natin for repairs sa this year. Pero kung hindi po umabot yung repairs nila by opening ng August 29, ay immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin. Dahil wala na pong learning disruption ang direction ng Department of Education. Lagi pong blended learning or in-person classes. So, tutuloy-tuloy ang pag-aaral kahit merong problema sa classroom. So, yun ang naging temporary solution natin. Balik tayo dun sa sistema ng mga nampo natin nung lockdown. Hindi pa magamit yung technology. Salamat po. Thank you. Salamat po. Next question. Next. Alan Francisco, PDB4. Hi, Mr. President. Good morning. Hi, VP Sara. Magandang umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the Matatag Curriculum, sir? It's very significant because here we are trying, ang sinusun mo maraming gawin, ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng matatag Pilipino. Kasi nakasama na rin dahil matatag to ay includes all our efforts na para pagpagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM at tinatawag na STEM subjects. Also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili kung sila ay mag-vocational, mag-technical training o itutuloy nila. So that's more or less the big system changes that we're doing. Yes, apo. Itong matatag curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong K-10 na program. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And sa key stages, grade 1 to 3, dati 7 subjects tayo, binaba natin sa 5 subjects with a focus on math and reading. And then, ang science natin papasok pag grade 4. Para na ako education expert na. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, VP.
Ms. Jinky Batikados, IBC 13. Sir, sinusuportahan niyo po ba yung ipinapanukala, yung opening ng classes ibabalik sa dati sa pre-pandemic pandemic schedule? Thank you po. Pinag-uusapan nga namin. We were talking with the teaching staff here. Tinatanong ko sa kanila ano yung preference nila. Kaya pinag-aaralan natin, the DepEd is in the process, sila sa kasalukuyan, ay meron silang ginagawang study kung ano ba talagang pinakamaganda. Siguro ay malaking tanong yan eh. Hindi ganun kasimple yan. Kasi nung pinantan natin yung schedule dahil may pandemic, tapos ngayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil sa schedule ngayon, napakainit at pati yung mga bata hinihimatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. So, wala naman kaming preference. Mas gusto namin ito, mas gusto namin yun. Hindi naman. Titignan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda, both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative non-teaching staff. Dahil kailangan papapasukin natin sila. Mainit masyado. Baka hindi na kayang gawin ang trabaho nila. Magkasakit pa. Sir, last question. Let Narciso, DZRH. Good morning, Mr. President. Sir, isa po sa mga ipinangako ninyo noong kampanya, yung pagtaas sa sahod ng teachers. Pero sa proposed 2024 national budget po, walang alokasyon para sa salary increase. Kailan daw kaya yung kanilang dagdag sahod? Meron tayong increases sa salary standardization law. In tranches yun every year. And noong pagpasok namin last year, pag-upo, nag-utos si Pangulong Marcos na mag-procure ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng sweldo ng ating mga teaching and non-teaching na DepEd personnel. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na. Thank you, Sir President. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you, Madam Vice President.